gaano kakatagal na naghanap sa job bank ng employer? Parang nagsimula po kasi ako ay January na po, 2022. Tapos hanap-hanap, send-send ng mga resume, halos 200, 300 na ata yung nalasend po. 20 araw-araw. Then ano po, last, saktong pagka-post po nung isang employer na yon, which is yung current employer po, saktong post niya, sinendan ko siya ng resume. Then nag-reply naman po siya agad. Parang mga 2 hours, 3 hours ata, nag-send na agad siya ng initial interview. So, ibig sabihin, itong employer na ito, tumatanggap siya ng mga applicants na kahit high school graduate, no age limit, at no IELTS. Yes po. Meron ka bang binayaran sa employer na ito o wala? Wala po, kahit piso. So, wala kang binayaran kahit piso sa employer na ito? Yes po. Kaya talaga masasabi mo na, legit talaga tong employer na ito kasi walang sinisingil sa akin na kahit piso eh, di ba? Yes po, legit na legit. Kasi po ang sanabihin nila kami na, hintayin mo lang yung lamia. Meron ba kayong binayaran na plane ticket? Wala din po. So libre ni employer, pati plane ticket ninyo? Yes po, pati plane ticket po. Welcome to... Kamusta mga kababayan kong job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Salamat sa Diyos at meron na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita naman muli at dalangin ko pong parati sa Diyos. Na sana kayo ay laging nasa mabuting kalagayan at ngayong araw na ito ay may makakapanayam tayo na successful na applicant at solid subscriber natin na nakarating dito sa Canada at sana through her story at yung isi-share niya na process kung paano siya nakarating dito sa Canada ay inspirasyon sa lahat ng mga nag-a-apply papunta dito sa Canada. Kasi maraming nagsasabi sa akin na yung ibang mga subscribers natin at ibang mga kababayan natin ay parang nawawala na ng pag-asa sa kanilang mga applications. Kaya sana magsilbing inspirasyon to at meron kayong mapulot na mga impormasyon na maaari nyo magamit sa inyong mga applications. And by the way, doon sa mga bago pa lang sa akin channel, ako po ay partner agent ng Mercan Capital Limited. This company is specializing in matters of immigration, employment, and other services for more than 30 years na po. So please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong video. Kasi sayang naman po kung mapapalampas nyo yung mga tips, informations, at lalong-lalo na yung mga inspiring stories na katulad ng ibabahagi natin ngayong araw na ito at syempre yung mga opportunities dito sa Canada. At kung interested kayo na mag-apply dito sa Canada ay meron po tayong mga opportunities. Ilalagay ko na lang po sa description ng video ito yung link kung saan pwede nyo pong i-check para kayo ay makapag-apply. At bukod po sa Canada, meron din po kaming tinatawag na USEB3 program. Yung USEB3 program naman po ay immigration program papunta naman sa United States of America. You will be there as a landed immigrant, permanent resident, or green card holder. At ang magandang balita po sa USEB3 program, it doesn't require any experience, no IELTS, no age limit, pero yun nga lang po. Meron po kayong gagastusin dito. Now, for more information about our USA immigration program, nasa ilalim lang din po ng description ng video ito yung link kung saan pwede po kayong mag-register to apply. Now, kausapin na po natin yung ating kabayan na magbibigay sa atin ng inspirasyon at information kung paano siya nakapunta dito sa Canada. Kamusta sa iyo kabayan? Siguro mas maganda ay magpakilala ka muna doon sa ating mga subscriber kung saan ka nang galing na bansa at kung ano ba yung experience mo at yung trabaho na inapplyan mo dito sa Canada. Okay. Hello po. Good afternoon lahat po sa Pilipinas. So, ako po si Josh Mary Ann Melgarejo. So, galing po ako ng Pinas. Ang working experience ko po is assistant manager for almost 5 years na. Then, ang in-applyan ko po dito sa Canada is food service supervisor. Saan ka ba sa atin sa Pilipinas? Laguna po. Ano yung pumukaw sa iyo
na magkaroon ka ng interest para mag-apply ka papunta dito sa Canada? Actually po kasi may mga kamag-anak po ako dito. Bali, may kapatid po ako sa Calgary. Parang 2 years na po ako naghahanap talaga kung anong way para makapunta dito. Then ang dami kong sinasalihan na group, mga research-research talaga bagus po. Yung mga ka-manager ko, kasi po na-layup po kami sa Jollibee. Ayun po, mga ka-manager ko naghanap ng ano, sabi niya, tara mag-Canada na tayo. Una po, hindi ko siya siniseryoso. Tapos, nag-try ako, nag-search talaga ako paano nila ginagawa. So, ang ginawa nila is, naghanap sila sa job pack. So, meaning to say, yung mga kasamahan mo sa Jollibee noon, naghanap ng trabaho through job bank, at doon ka rin naghanap ng trabaho? Opo, bali nag-uudyukan lang po kami na, uy, tara, Canada na tayo, ganyan, ganyan. Tapos, ayun po. So, ako po yung naunang nakapag-Canada kasi po talaga nagbusisi ako para maghanap ng way paano makapunta talaga ng Canada. Ilan kayo na pinalad na nakahanap ng employer through job bank? Bago pa po kami kasi ma-layoff, may nauna na po sa amin na nakapag-apply na ng Canada. So, parang 1 year na po siya dito. Then, sunod ako na po. Gaano kakatagal na naghanap sa job bank ng employer? Parang, nagsimula po kasi ako ay January na po, 2022. Tapos, hanap-hanap, send-send ng mga resume, halos 200, 300 na ata yung nalasend po. Tapos, 20 araw-araw. Then, ano po, last, saktong pagka-post po nung isang employer na yon, which is yung current employer po, saktong post niya, sinendan ko siya ng resume. Then, nag-reply naman po siya agad. Sa maaalala mo, kailan nag-post itong employer mo na ito? Opo, bali, June 28 po siya nag-post. Parang ano lang, mga 10 minutes, wala pa pong 1 hour yung post niya. Nag-apply po ako. Then parang mga 2 hours, 3 hours ata, nag-send na agad siya ng initial interview. So ibig sabihin, ganun lang kabilis, no? Nung nag-send ka ng resume mo, and then after 2 hours, paano to? In-email ka niya? In-email po ako ng initial interview po. So kailan nangyari yung initial interview? Right then and there? Apo, parang yung initial interview po kasi ng current employer ko is parang ano siya, PDF siya na parang sasagutan mo siya. Then isa-send mo na lang sa kanya yung mga sagot mo. Then pag nagustuhan niya yung sagot mo, yun, dun ka na niya ipa-final interview. Ah, so ibig sabihin yung initial interview nyo is pinadala lang sa inyo through PDF? Apo, tama. Tapos sinagutan nyo lang ito na parang essay? Yes po, tama. Oh. Meron ka bang mga naaalala na mga tanong doon sa iyong initial na interview na yon? Opo, meron na po. Parang, ano po, parang yung mga simple lang po na akala ko nga joke-joke lang. Hindi ko siya sineryoso. Ay, sak palang June 18 po ako nag-apply. June 18 siya nag-send. Tapos June 20 ko po sinend yung sinagot akong initial interview. Kasi akala ko, iniisip ko kung joke-joke time lang ba to. Yan, nag-search po ako dun sa company. Sabi ko, oh, totoo naman pala. Bas, may napaalis na din pala sila. So, sineryoso ko talaga. Sinagutong ko siya ng mabuti. Then, ayun na po. Parang, after an hour ulit po, sinendan niya na ako ng final interview. So, sinabi mo na sinersearch mo itong employer na ito. At papaano mo na-validate na ito talagang employer na ito ay legit? Ano po, meron po kasi akong sinasali ang mga group na Pinoy sa Canada. Then yun, sinatch ko po yung employer. Then nakita ko po may mga papaalis na na parang lima sila atang Pinay. Ayun po, mas nagtanong-tanong po ako ganyan. Ano nga talaga daw, ma'am? Ano po, legit talaga siya. Then, ang nakakatawa pa nun, direct hired po siya. So, hindi siya agency. Ito talaga mga group page na ito, malaki ang naitutulong nito sa mga applicants na katulad mo, lalo na pagka ikaw ay nagva-validate ng isang employer or kahit pa sabihin natin isang agency, yung mga group page na ito nakakatulong sa isang applicant para malaman nila kung legit ang isang kanilang ina-applyan. From the initial interview, nag-sagot ka through essay, mga ilang items to na mga questions? Parang 7 items lang po siya. Yung, alam mo yung parang sa Pilipinas po ng mga HR, yun po yung tinatanong doon. Ano lang siya. Yung mga final interview sa HR dito, yun po yung initial interview nila. Kasi po, Pinoy din po yung talagang ano, nag-hire sa amin. Ah, so Filipino rin yung nag-hire sa inyo? Yes po. Hiring manager ba siya or may-ari siya ng kumpanya? Ano po siya, BP po siya ng operations. So, nag-hired po talaga sila ng Trulamia po. Pero ano, supervisor po.
after the initial interview, sabi mo nagkaroon ka ng final interview. Gaano katagal yung interval from your initial interview na sinagutan mo ng essay up to dun sa nagkaroon ka ng final interview? Ang tanda ko po is parang June 22 po ata yung final interview sa akin. 20 po ako nag-set ng final interview, then 22 po niya ako in-interview. Ayan po. Okay, so mabilis lang din talaga yung mga interval. Mabilis po talaga yung employer namin. parang nakakabigla nga po sa sobrang bilis eh. So paano sinet up itong final interview? Through Zoom ba ito? Yes, through Zoom din po. Then saglit lang din naman po siya kasi marami talaga siyang applicants na ini-interview. Mabibigla ka na, "Halo, nasagot ko ba lahat ng mga tanong niya ng tama?" Yung mga ganun po. So, ano naman yung mga tinanong sa iyo dun sa final interview na yon? Ano lang po, sa final interview ko po is, matalhi lang siya, mas madali pa nga po nung sa final interview ko sa initial interview. Tapos, yung experience mo sa pagiging managerial, sa paghawak ng tao, yung ganun lang po. Then, tanong lang po ng mga basic information. Then, yun na po. Kaya talaga nakakataka kung sagot po talaga tama ba. Sobrang dali lang na parang mas madali po mag-i-interviewin dito sa ibang bansa kaya sa dito sa Philippines. Kasi sa Philippines talaga sobrang hirap. Ang dami nilang tinatanong na hindi ko alam kung relevant na ba dun sa ina-applyan mo. Pagkatapos ng iyong final interview, ano sinabi sa iyo? Hire ka na? Yun ba ang sinabi sa iyo? Hindi po. Ang tinanong lang po sa akin is, sendan ko lang daw po siya ng NBI, yun lang po. Passport, ganun lang. So, hiningan ka ng mga initial requirements? Yes po. Opo. Gaano naman katagal bago mo na ipasa itong mga initial requirements na ito? Kasi hiningan ka ng NBI, ng iyong passport. Ready na ba lahat ng mga documents Opo. Mo? Yes, ready na po agad. Sinend ko po agad sa kanya sa iyo. Then responsive po kasi talaga yung employer. Tapos nung nasend mo na lahat ng mga documents mo, ano na mga sumunod na mga pangyayari? Ayun po, after 7 days po, ayun, nakatanggap po ako ng job offers. Madaling araw dito, so paggising ko, gulat na gulat ako. Alam niyo, bago ko po kasi siya, nagdadasal talaga ako. Sabi ko, "Lord, kung para sa akin itong Canada, pag na-hired ako dito, siguro ito na talaga sa akin, para sa akin si Canada." Pero pag hindi po, okay lang po. Ganyan. Tapos yun, after 7 days po, yun, nagka-send na sa akin ng job offer po. Sa matatandaan mo, ano yung mga qualifications na hinihingi nila sa isang applicant? Bali, natatanda ko po, hindi naman po, wala pong degree na... Wala po silang degree, parang at least high school graduate lang po. Equivalent po yun sa Canada. I think parang 2 years po, or at least 72 units po dito sa Pilipinas, na college, ganun po. Then, experience po na at least 1 year, work experience as managerial position. Mm-hmm. Ayun lang po. Natanggap po sila ng any from country kahit hindi galing Pinas. Meron akong mga katrabaho, Indian, iba-iba po kami ng lahi. So, yun po. And no discrimination at all, lalong-lalong sabi sa amin ng aming BP. So, no discrimination, ibig sabihin kahit anong lahi, pwedeng mag-apply. Yes, kahit nasaan kang bansa, pwede ka mag-apply. Kahit anong religion mo. At eto ba, merong age requirement? Age requirement, parang... Wala naman po. Parang wala naman po age requirement. Kasi ang mga katrabaho ko may mga 40, 45 na ganyan po. Ano lang po nila, kailangan talaga may experience ka sa work. Kasi ini-insure nila na talagang ma-approve yung visa mo. Ano ba to? Hiningan ka ba ng IELTS exam? No po, hindi po siya required. So ibig sabihin, itong employer na ito, tumatanggap siya ng mga applicants na kahit high school graduate, no age limit, at Apo. No IELTS. Yes po. Meron ka bang binayaran sa employer na ito o wala? Wala po, kahit piso. So wala kang binayaran kahit piso wala sa po. Employer na ito?
Yes po. Kaya talaga masasabi mo na, ah, legit talaga tong employer na ito kasi walang sinisingil sa akin na kahit piso eh, di ba? Yes po, legit na legit. Kasi po ang sanabihin nila kami na, hintayin mo lang yung Lamia. Pero yung ang process po namin is kami na po yung apply ng working visa namin. Tapos inaan na lang kami na, oh, at dito ka, paano, kung paano mag-apply sa ng working visa. Sinesendan niya po kami ng maraming email. Para po kasi po ayaw niyo na po mag-agency kami kasi nga daw po mahal para makatipid kami. So yun, tinuturuan niya po kami na o kaya magsaset kami ng Zoom kung paano para maturuan kami makapag-apply ng working visa nung na-receive na po namin yung Lamia na. Maganda itong employer na nakuha mo kasi talagang yes, ano ba yung employer yung nag-a-assist sa inyo or yung sinabi mong VP? Yung VP po namin. So ibig sabihin yung VP nyo, alam na niya yung process kung papaano yes, kayo mag-aasikaso ng inyong mga documents. At hands-on talaga siya na kayo, ginaguide kayo through email at saka through Zoom meeting kung kinakailangan. Now, syempre, tatanungin din ng iba nating mga kababayan, kahit na wala kang ginamit na agency, meron ka pa rin gagastusin dito, di ba? Opo, meron pa. So, sa naaalala mo, nasa magkano ba yung nagastos mo? Siguro ano po, mga... wala pong 40,000. Okay, below 40,000 pang requirements mo. Kasama na dito yung medical, di ba? Yes po. Medical po is 10,000. Mm-hmm. Then yung pag-apply po ng visa is $240. Siguro po mga, ano siya, hindi ko sure kung 12,000 po ata siya or 10,000. Ayun po. Then yung mga other requirements po, which is madali lang naman kasi basic lang, meron NBI, birth certificate, mga education credentials mo siguro meron naman. If wala, madali lang din naman po at hindi naman po siya sobrang mahal pagkuha. Ayun po, yung mga basic lang talaga, which is nakakakaba kasi ikaw yung mag-a-apply, di mo alam kung tama ba to o may mali ka, nakakaano po siya, parang nakaka-stress na nung na-apply, send mo na yung working permit mo is, hala, baka may kulang pa ako, may mali-mali pa ako. Ganun po talaga, nakaka-stress siya. So, nung nag-DIY ka sa Pilipinas, syempre, pinadalhan ka ng employer mo nung parang employment package mo. Yes po. So, itong mga ito, di ba, in-approve to sa OLO? Yes po. And then yung mga documents na yon ipinadala sa'yo. Once na na-receive mo na yon, ano yung ginawa mo? Sa employment package po, bali ano po siya, nung na-approve na po yung working visa ko, pinasa po niya kami sa isang agency. Mm. So sila po yung nag-assist namin ng mga polo, pidos, o easy po. Parang nag-aantay na lang po talaga kami. So sa bahaging ito ng aking video, kailangan kong ipaliwanag sa inyo kung bakit kailangan ipasa sa isang agency yung kanyang mga documents. Gayong sinabi natin na do it yourself ito. According to Philippine Consulate General of Vancouver, Canada, direct hire processing of contracts may be allowed on a one-time, one-transaction basis only for company, business, employers hiring up to a maximum of 5 workers. Employers who had previously availed of the direct hire exemption will no longer be allowed to directly hire and are kindly advised to tie up with and process their contracts through a duly licensed Philippine recruitment agency of their choice. Furthermore, employers hiring Filipino workers under Tiers 4 and 5 will have to be processed through a Philippine recruitment agency. Pero itong agency na ito, meron ba kayong binayaran din? Wala. No placement people talaga. Hmm. Nasaan itong agency na ito? Nasa Pilipinas or nandito sa Canada? Yes po, nasa Pinas po. Maaari mo bang ma-share yung pangalan ng agency? Bali si IPAMS po yung nag-assist sa amin. Bali, pagka-approve po namin ng visa, inano po namin si employer, si BP, then ayun po, pinasa niya agad kami sa kay IPAMS, then siya po yung nag-assist ng mga OEC, PIDOS, and POLO po. Pero ang inasikaso nyo lang bali dito is yung inyong work permit. Yes po, yun lang po talaga. And then sa pag-aasikaso ng work permit, paano ba yung mga steps na ginawa mo? So yung steps po, inano ko muna, ginather ko po yung lahat ng requirements kasi po nag-apply po ako sa through GC Key account, then sinesh ko po kung ano yung mga kailangan kong requirements, then yung mga basic lang po. Then yun po, inisa-isa ko siyang i-upload dun sa GC Key. Then Lamia po, importante Lamia, employment
letter or yung job offer po, then birth certificate, education credentials, then ano po, proof po ng may experience ka sa job na yon. So yung mga ano po, reference letter or yung COE nyo po, then ayun lang po yung talagang pinaka ano, upload ko na requirements para po makapag-apply sa work permit. So pagka-upload mo lahat ng mga requirements, gaano pa katagal yung lumakad ng mga araw? Nung pagka-apply ko ng work permit, 50 days po na-approve na. Wala pa pong 2 months. And then pagka-approve nung iyong work permit, nagpasa ka ba ng biometrics? Ayo po, nag-biometrics po ako, pa kinabukasan din po agad. Kinabukasan nung after mong ma-approve ng work permit? No po, bago po nag-apply pa lang po ako ng work permit, then sinendan na po ako ng biometrics request letter. Then yun po, kinabukasan po is nag-biometrics na din po ako agad. Kasama po siya doon bago po ma-approve yung work permit. So ibig bang sabihin ito, nung in-upload mo lahat ng documents mo, yun yung sinasabi mong kinabukasan, nag-request sa'yo ng biometrics? Yes, ano po, opo, yes po. Nung nag-lodge na po ako ng application. Eh, paano naman yung medical? Yung medical po, nung pagka-biometrics ko po, nag-upfront na po ako noon. So nag-upfront ka na. Yes, yung po. Medical mo, sa St. Luke's ba to? Sa IOM po ako nagpa-medical. Ah, okay. So, sa IOM ka nagpa-medical. Yes po. Pagka-medical mo, upfront medical, yung medical naman directly pinapasa nila sa the VFS, tama ba? VFS ba? Yes po. Apo, sa magre-reflect na lang siya sa GCQ mo kung medical pass ka. Ah, magre-reflect sa GCQ mo kung nakapasa ka dun sa medical. Yes po, kasi hindi na po ako parang nag-upload nung upfront kasi po nakapag-lodge na ako. So sabi ni IOM, intayin ko na lang po siya mag-medical pass. Gaano katagal bago mo nakita na medical pass ka na? 1 month po siya, sobrang tagal. Ah, yun talaga yung waiting game. Opo. Eh, no? Yung parang tipong, opo, ano ba, pumasa ba ako sa medical or hindi? Opo. And then nung nag-reflect na yung medical na sinasabi doon na passed ka, ano na yung sumunod na pangyayari? Sumunod po ng pangyayari, ano pa rin po siya, sobrang tagal niya pa rin po. Kasi po, bago po malaman kung ina-assess na po yung eligibility namin, ano pa lang po siya, review in progress pa lang din po. Mm-hmm. So, inaantay ko siya yung sinasabi nila na nire-review na yung eligibility ko, kaso wala pa din. So, ayun, nag-antay pa rin ako ng parang mga 3 weeks po. Parang ikasaktong, 48 days po nung pag-apply ng working visa, nag-reflect na review with eligibility na yung aking profile. So, ayun na po, sabi ko, nako, malapit na to. Ayan, 32 days po nung review with eligibility, ayun, na-approve na po ako. So, gaano katagal yung total na araw ng iyong paghihintay nung nag-apply ka ng work permit? Ano po, 50 days po. Nung binigyan na po ako ng passport request letter, nagpa-visa stamp po ako, then in-inform ko po muna yung employer namin. Then, ayun po, siya na po yung kumausap sa agency na kami yung kontakin. Ah, that's the time na kinontakan ng IPAMS after ma-stampa na yung iyong yes, passport. Po. Yes po. Ayun, and then from there, yung IPAMS na ang nag-take over ng lahat. Yes po, nag-take over niya po lahat. Parang may sinendan niya po may ng pagkahaba-habang email, then lahat po nung kailangan naming isend sa kanila. Ayun, through online lang din naman po. Meron ba kayong binayaran na plane ticket? Wala din po. So libre ni employer pati plane ticket ninyo? Yes po, pati plane ticket. Gaano ba katagal lahat ng proseso bago ka ngayon nakarating dito sa Canada? Ano po, na-turn over po kay IPAMS parang mga first week po ng October. Then, ano po, doon na po sobrang tagal, gawa po na inaantay daw po sa DNW yung job order, which is hindi pa na-approve. So, ano po, parang 3 months bago po ako nakaalis. Kasi po, 4 months po. Kasi po, ano po, nung October po ako first week ipinasa kay IPAMS, then nakapag-PIDUS po ako December 20. And ayun na po, nung nakapag-PIDUS na, sunod na po siya. Natagalan lang po kami sa sobrang mahal na ticket. Sobrang mahal na ticket. Pero yung ticket naman na yon, wala naman kayong binayaran, di ba? Yeah po.
Kaya po, ayun lang naman po, hindi naman po kami nagmadali at syempre po, iba yung, hindi naman pwede mag-uwian sa Canada. Ilan kayo na mga applicants na sabay-sabay ba kayo na nakarating dito sa Canada? Apo, bali ano po kami, tatlo po kami na una, then after a week, yung tatlo naman po yung kasama. Then yung isa ko pong kasama dito sa bahay is kararating lang last month. Pero ikaw, from June, nag-apply ka apo. Hanggang sa, kailan ka ba talaga dumating dito sa Canada? February 1 po kami. Bali umabot ng 8 months yung total na yes. process bago ka nakarating apo. Dito sa Canada. Yes po. Nung pagdating mo dito, paano ba? Sinalubong ka ng employer? Yes po, sinalubong po kami ng employer namin. Then, yung area manager namin po na naghatid po dito sa bahay kasi po sila na din po yung naganap ng accommodation namin. So, ayun lang po. Wala po kaming sobrang inasikasa kundi kung paano lang yung sa work permit din. Ayun na po. Maaring may mga kababayan tayo na magtanong din, meron pa bang vaccination na requirement? Ay, wala na po. So, wala nang vaccination na requirement ngayon? Wala na po. Kasi tinatanong din yan ng marami natin mga kababayan eh, kailangan ko pa bang magpa-vaccine or hindi na? Pero hindi na kailangan, di ba? Hindi na po. Sinabihan ba kayo ng inyong employer na meron siyang plan na kayo ay i-permanent resident dito sa Canada? Ayun po, yun nga po yung nakakatawa kasi po, sobrang, ano po sila, sila po yung nag-open na nag-support po kami ng permanent residency, depende sa qualifications nyo kung pwede na kayo makapag-apply ng permanent residency. So, supportive po sila. Very eager talaga itong employer ninyo at talagang sinusuportahan kayo para yes. sa inyong mga pangarap din na siya maging permanent resident dito sa Canada. Pero, meron ba kayong binabayaran dyan sa accommodation nyo ngayon? Yes po, meron po. Bali, salary deduction naman po yung accommodation namin. Magkano yung salary deduction sa inyo sa accommodation? Bali, 400 po. Kasama na po lahat. Bali, may wifi kami po, kuryente, tubig, ganun po. Then, so, 2-bedroom po siya, apartment. Ilan naman kayong magkakasama dyan sa bahay na yan? Tatlo po kami dito. Tatlo na magkakaseparate kayo, syempre, ng kwarto? Apo, apo. And then $400 each. Apo. Na salary deduct every month. Apo, yes. Ano sa palagay mo yung maaring maibahagi mo na inspiring message sa ating mga kababayan na naghahanap din ng mga employers at nag-a-apply? So, yung ano ko lang po, yung payo ko lang po is huwag kayong titigil sa goal niyo kasi alam mo naman ang mga Pinay lagi talagang may goal. Walang at lahat ng gusto nilang kuhanin, makuha. So, ang gawin lang, tiyaga-tiyaga lang sa pag-apply. Kung nagagawa mo mag-send ng resume na Canadian resume 10 araw-araw, gawin mong 20 para naman more chances of winning kung makahanap talaga ng employer. Then, ano lang po, yung resume dapat po is Canadian format. So, madali siyang mapapansinin ng employer it. And yung ano lang po, yung basic, kung ano po yung requirements na hinahanap ng employer, yun po yung ilagay natin. Huwag yung kung ano-ano. Kasi pag paiba-iba talaga siya ng, o kaya kung ano-ano yung mga nakalagay, may mga gender, may mga birthday pa po, which is ayaw po dito kasi po wala daw po discrimination dito. Ayaw nila na may picture, ayaw nila ng may birthday, yung mga family information, ayaw po nila. Gusto lang nila skills mo and yung work experience mo. Then yun lang po yung gusto nila ipakita. Then yun po, pag nagustuhan ka naman nila, syempre kukontakin ka. So, tiyaga-tiyaga lang po talaga at huwag tayong mawawala ng pag-asa. Josh, Mary Ann, meron ka bang YouTube channel or social media account na pwede kang i-reach out ng ating mga kababayan? Yes po, meron po akong social media account. Sa Facebook po is Josh Ann M. Josh Ann lang po yung name ko. Then sa TikTok po is ganun lang din naman po. So nagsishare din po ako ng mga videos po doon kung paano din po ako napunta ng Canada. Ayan, i-follow nyo mga kababayan para kung meron kayong mga additional na mga questions patungkol sa mga pag-a-apply at sa buhay dito sa Canada, i-follow nyo po si Josh Ann sa kanyang TikTok at saka sa kanyang Facebook. And then again, congratulations sa iyo and welcome to Canada. Thank you so much po. Thank you. Nakalimutan ko, baka meron ka palang gustong i-shout out. Shout out ko po. Syempre, ang shout out ko po yung Melgarejo family po. Saka po yung parents ko na nasa Pilipinas. Ayun po. And Valencia family po.
Yun lang po. Then, Olaes family po kasi po nandito po yung boyfriend ko. So, ayun po yung talagang family niya. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong okay. inspiring na story. And that's it for me today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and inspiring story na katulad na naibahagi ng ating kabayan na in-interview natin ngayon. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong mga pang-araw-araw na buhay at sa inyong mga pag-apply. Magandang araw po sa inyong lahat.